Every day is Lord's Day dapat sa ating mga buhay. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Yung palakpak para sa nag-iisang Diyos. Our sovereign God. The God that reigns yesterday, today, and will reign forevermore. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Come on, JBC, hindi yan para sa tao. Kung kaya mo pumalakpak para sa tao, kaya mo pumalakpak para sa nag-iisang Panginoon. Amen! Lord, we thank you for this day now. Lord, we thank you for this wonderful morning. Lord, we thank you, Lord, for your grace, for your mercy that is new every morning. Lord, we thank you na dinala nyo kami sa sambahan namin ito. Lord God, sa tahanan namin sa JBCI. Lord, isa lang ang dahilan kung baan kami narin ito, Lord. That is to glorify your name, to hear your word, to listen to your word. Lord, we thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross for our time, and shall reign forevermore. You reign, Jesus. You reign. Lord, we thank you for this morning. We thank you as we celebrate Lord's Day today. Lord, we thank you for your grace. Lord, we thank you. Jesus, we pray. Amen. Maraming buwan natin muli. Malapakan na naging isang Diyos. Amen. We shall declare how great He is. How great, how great,
Yes, Jesus. Your power will go away to rise the same. Oh, how deep, how wide, how long.
strong assurance in Christ will be brought near and strengthened in the labor. His promises are whole. Thus far is not I
But sa umaga nito, we are being reminded, Lord, of how amazing you are in our lives. How amazing your love is for us. And now, behold, we are worshiping our Lord and Savior, our sovereign God. Yeah.
Lord, teach us. Lord, teach us to learn your sovereignty, Lord God, in our lives, Lord. Of how great you are, Lord God. Of what is the meaning of your grace. Of what your grace means in our lives, Lord. For us not to take it for granted, Lord God. Lord, we pray that you change us. No one can change our hearts, Lord. No one. No mortal man. But only our God, our sovereign God, our gracious God, the God that gave His Son for us, Jesus Christ, our Lord and Savior. Lord, touch your people's heart. Ipanalalamig sa inyo, Panginoon. Let the fire in our hearts, Lord, and set a place upon your word and not in anything else, Lord God. Only your word, Lord. Give us that hunger for your word, Lord God. That is what we need. Lord, sa umagang ito, we are joyful. Masaya kami, Panginoon, na narito kami. Hindi dahil sa kung anong laman, kundi dahil ito ay Lord's Day. It is your day. It is the day that you have given us. It is the day that you have brought us here to gather in your name. Two or three gather in your name. We know that you will be with us, that you will accompany us, that the Holy Spirit will move upon our lives, Lord God. Lord, we ask humbly, our knees, Lord, that you reign forevermore in our lives. Change our hearts, our minds, Lord, of how we know you. Oh, how small we know about you, Lord God. Of how small we know about your word. Lord, let us hunger for more. Let us thirst for more. Not of this world, not of worldly things, but only upon the things that matter. Eternal things, Lord God, we thank you and glorify your name. And in Jesus' name we pray. Amen. Habang distribute po yung ating communion. Habang dinidistribute po yung ating communion elements from 1 Corinthians chapter 11 verse 23, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, this is my body which is for you, who do this in remembrance of me. Sabi po ng Panginoong Jesus, this is my body. Siya mismo po ang sabi, no? This is my body. Hindi po yan gawa-gawa na kung sino man, kundi the Lord Jesus Himself said, this is my body, which is for you. No? Sabi niya sa mga apostles niya, para sa inyo, ito yung aking katawan.
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So sa tuwing po mga kapatid tayo magkakatipon-tipon, gawin natin ito bilang pag-alaala sa ating Panginoong Jesus. Ano yun ang alaala natin? About the Lord Jesus Christ. Gaano natin siya kakilala sa patuloy natin wala pa. Lag. Mapigit niya tayong tinapay ko. Amen. Ayan. So, do this in remembrance. Wala pong ibang inaalala sa pagtitipon na ito sa ating pagsama-sama pagpartake, kundi ang ating Panginoong Jesus. And in the same way, verse 25, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant. So, ano po ulit mga kapatid yung cup? It is a new covenant, bagong tipan, bagong kasunduan, no? Na pinagtitibay ng dugo, dugo ng Panginoong Jesus. Ano mang kasunduan, mga kapatid, eh merong katibayan o pinagtitibay ito, no? Dito, ang bagong tipan ay pinagtitibay hindi ng dugo mo, hindi ng mabuting gawa mo, hindi ng lahi mo, hindi ng lolo't lola mo, kundi ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Lalo na hindi dugo ng mga bulls and goats, just like in the Old Testament. It is a representation, the shadow of what is the true Lamb of God who takes away the sins of the world. Our Lord Jesus Christ. The blood of our Lord Jesus Christ. I mean, this is the cup. It's the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death. So tuwing kakainin natin ang tinapay at iinom sa kopang iyan, ipinapahayag natin, no, yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, no, that ang Panginoong Jesus ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, at muling babalik until He comes. So, nawa ay mabigyan, maalaala ang ating Panginoong Jesus sa bawat gawain itong pagtitipon-tipon kasama sa ating communion. Let's pray. Father God, we glorify you, Lord, in this gathering of the saints. Salamat, Panginoon, sa faith na pinagkaloob mo sa bawat niya. Thank you for the regeneration. Thank you for choosing us. And thank you for providing, giving us this faith, Lord God, in Christ. At muli, Panginoon, sa aming pagtitipon-tipon, walang ibang inaalala kundi Ikaw, Panginoong Jesus, ang iyong dakilang gawa, ang tinapay na siyang iyong katawan, at ang kopa, ang bagong tipan na pinagtitibay ng iyong dugo. We thank you, Lord, for saving us, for dying for us. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ganun din po ang juice, tanggapin po natin. Amen. Alright. Bahagi rin po ng ating pagtitipon-tipon ay ang pagkakaloob o giving. So mga kapatid, no, we share everything about this giving, no? Ang ating motivation in giving is because of love, for God is love. God loves us. And we love our church, our brethren, because of this love from God. Sabi nga sa Corinthians, no, kahit ibigay mo ang iyong katawan, no, but have not love. You give everything, but have not love, it profits you nothing. So, gahan naman po, wala po yan sa laki ng halaga, kundi sa laki ng iyong pagmamahal. Dahil ang pagmamahal na meron ka ay tinanggap mo sa Panginoong Jesus. So, kayo po ngayon ay pinahihintulot ang magkaloob sa ating kapatiran dito sa JBCI. If you consider this as your church family, your home church, you have the privilege to give as you have decided in your heart.
willingly, for God loves a cheerful giver. Amen. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you for all the blessings that you have given to us, provided to us, O God, for the strength, for the wisdom, Lord God, sa aming pagtatrabaho o negosyo, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Kalakasan. Lahat, Panginoon, ay pangangailangan, Lord God, nawa ay aming pinagpapasalamat. Maliit o malaki, Panginoon, hindi namin yung tinitingnan, kundi ang iyong laki ng pagmamahal sa aming Panginoon. Thank you, Lord God, for providing us a small amount, for providing us a bigger amount. All this is for your glory. Hindi kami ang maitaas, kundi ikaw, Panginoon, sa pagbibigay na ito bilang pagpapahayag ng aming pagmamahal na tinanggap sa iyo at pagmamahal para sa simbahan ito. Papurihan ka nawa sa aking pagkakaloob. In Jesus' name, amen. Tayo ay magkaloob. Sige, 1, 2, 3, good morning! Ayan, ipahayad nyo yung inyong kagalakan na makita ang bawat isa. Amen? Sumagot po ba yung upuan? Amen! So, happy Father's Day po! So, this Sunday, ang mga tao ay sineselebrate ang araw, no? Araw ng mga tatay. Sabihan ng mga tatay, yes! Pero nagtataka lang ako, bakit una yung Mother's Day, no? Di ba dapat tatay na una yung Father's Day? Eh kasi daw pag nauna yung Father's Day, eh makamagtampo yung nanay. So, happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Pero ba't tumayo yung mga naggagwapuhang mga ama ng tahanan dito? Nakita ko lang po ngayon yung kagwapuhan. Tingnan ko lang naman kung mas gwapo kayo sa akin. Sa dalawa, ayan, tatlo, di ba? Apat, lima, anim, to, wow! Happy Father's Day ho sa inyo. So mamaya po, meron pong gift yung ating church para sa inyo. Okay? Nawa po ay magkasya. Ayan. Sige po, kayo po yung maupo muna. So, mamaya po ay kayo yung ipapanalangin. So, meron akong message ulit. So, pero hindi po ito yung topic ko on Father's Day. But meron ng portion po ng ating pagpapahayag dito sa umaga ito about Father's Day. Mga kapatid, mga anak, the best place, no, to start the celebration of Father's Day is sa church. Amen po ba? Amen. No? Kaya talaga palakpakan sa mga tatay, no, na nagadala o kasama ang kanyang buong pamilya dito sa church. O lalo na yung nakaka-attend, syempre. Kung hindi pa man, tuloy lang at ipag-pray po natin. Amen. The best place, no, to start this celebration of Father's Day is sa church. Amen. Okay? Ako po'y binata ngayon, eh. Wala pa rin yung aking, mag-ina. Alright? So, I have a message. Hindi po sa mga tatay. No? Unahin ko po doon sa mga anak, syempre. Okay, kagaya nung Mother's Day. No? So, are you ready there? Maiksi lang po ito. Mother's Day message, sobrang iksi. Mga isang oras. So, sa mga anak, no? To the children, no? Sa mga una ulit, sa mga nagtatrabaho na. Sino dito yung anak na nagtatrabaho na? Walang tataas ng kamay. Hindi mo kayo kukuhaan ng sweldo. Pag sinunod ko sabi, itaas nyo yung swerte nyo at iabot nyo sa tatay nyo. Hindi ako ganun.
Oh, yung mga tatay, lapit kayo doon sa mga anak niyo nagtatrabaho na. Ayan. Isa lang po ang aking mensahe. Bigyan niyo ng regalo ang inyong ama. Tama po ba? Amen. Hindi mahalaga ang mamahalin o mumurahin mga bata. Give what you have decided in your heart. The best gift is honoring them every day. Hindi lang Father's Day. Amen. Yung pag Father's Day, ang bait-bait mo. Parang at natitipi ka ng bukas, kala mo tayo. Monday na, hindi lang Father's Day. Mga bata, no? Mga professionals or working ones, no? Honor them every day. So, and yung Father's Day, look, give what you have decided. Kung kayo nga, nung bata kayo, alam ko, walang bata na hindi nang hihingi sa kanyang tatay, nagpapabili ng ganito. Tama po ba? Mga tatay, nabilang nyo ba kung ilang beses nangingi ang mga anak nyo nung bata pa yan? Hindi, oh, hindi nila binibilang. Kaya kayo mga anak, huwag nyo rin bilangin. Amen. Ha? Tag, binigyan na kita noong nakamang Father's Day, ha? 2021 pa yun. Give them, no? Kung nakakabili ka ng mga para sa iyo, mas lalo, bigyan mo para sa magulang mo. Diretso po ako, ha? Hindi ako nagpaparinig. Sinasabi ko talaga sa inyo, bilang mga mabubuti anak, honor them with not just by words, no? But by, you know, something that is na ma-appreciate nila. Honoring them, yung nakikita, nararamdaman, hindi lang basta naririnig, no? Kayo ang dapat makinig sa kanila. Amen. Sa mga nag-aaral pa, pagsilbihan si tatay pag walang pasok. Amen. Huwag yung kung saan gumagala. Spend time with your dad habang nandyan siya. Amen. We only have less than 120 years. O kung nagkaanak yung tatay mo na around age 30 or 40, no, you only have, sabihin natin, 60 years, 40 years, 50 years to spend time. Ilang oras yun? Okay? So, huwag tayo masyadong feeding our selfish desires to spend time someone else rather than spend time with your family, especially your dad. Amen. Yung nanay mo, lagi mong kasama yan sa bahay. Hindi ka man nagsawa, si tatay naman. Oh. Amen. So, spend time with them. Spend time habang nandiyan siya. Don't think na wala siyang time. Give them your time. Kung inisip mo na walang oras kasi si tatay, eh, di bigyan mo. Wala nga eh, di bigyan mo. Tama po ba? Ako yung logic. And also pray for your dad. For your tatay. Lagi niyo ipanalangin yung tatay niyo. And sa mga bata pa, always, mga bata pa, yung, ano, mga kids, no? Nandito ba? Mga nasa bahay, no? Always tell your dad, I love you. Masayang-masaya na yan. Kaya kita niyo yung level of appreciation ng isang tatay sa anak na bata pa, nag-aaral at nagtatrabaho na. Hindi yung pwede, porque nagtatrabaho na, puro I love you ka na lang. Hindi mo pwede yun. Ano ka, bata? Diba? Baligtad ba? Kung kayo nagtatrabaho na, puro I love you. Hindi. Give them something, no? Na, kahit huwag na ako. Yung mga tatay nyo na lang ako si pastor, kaya nyo. Joke lang. So, yun nga, no? Nakita nyo yung level, no? From yung bata, I love you lang yan, yakap lang yan, masaya-masaya na yung ama. Okay? Anong yung paglaki mo, nagtatrabaho ka na, yakap at saka I love you lang? Make up your mind, no? Kung hindi pa kayo nakabili, bili kayo ngayon. Maraming sale dyan. Ayan. Pero bili nyo yung buy one take one kasi yung nanay nyo malamang manghihingi rin nyo kahit tapos na yung Mother's Day eh. So, sa mga tatay na rin, no? Meron pa din, di ba?
Yung nandiyan pa yung tatay, tapos ikaw, tatay ka na rin, no? Honor your dad. Spend time talking, sharing, update mo yung tatay mo regarding your life, your family, and of course, listen to his advice. Ito niyo yung level, no? Pagka from bata, nag-aaral, tatrabaho, hanggang may pamilya na rin, and your dad is there, spend time talking, sharing. No, ano man yung bonding nyo, pag-basketball pa yan natin, basketball kayo. O ano pa man yung activity. Yung simpleng kwentuhan na pakalaga na yan. Lalo na kung ikaw ay, yung anak mo eh, may mga anak na rin. Hindi ba? How thankful you are having that kind of time. Amen? Naintindihan mo ba? So yung, yun, iniisa-isa ko ng detalye, bata, nag-aaral, tatrabaho at may pamilya. There's a level of gift or giving or sharing to your dad, to your tatay o ano pong manatawag niyo, papa. Amen? Narinig po ba yun, mga anak? And to all the fathers out there, mga kapwa ko, tatay, nalangin ko po nawa na kayo biyayaan ng Panginoong Diyos. Ng desire to know Him more than you know Him right now. Desire to lead your family to Christ. Lead your family going to church. Establish a family prayer, fellowship with the church family, and encourage your kids to listen to the sermon on Lord's Day. It's good that you provide them their daily needs, material needs, but it is even wiser not to feed them with spiritual things. Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up. No? Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No? Discipline and instruction of the Lord. At sa mga anak naman dyan, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. So hindi po isa lang. And as you honor them both, honor your father and your mother. Every Mother's Day, every which is first command with a promise. May pangako ang Diyos, no? If you honor them, honor your father and your mother. Kasi yung tatay ko, ano eh, yung nanay ko lang yung honor ko. Hindi, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, no, honor your father and your mother. No? Regardless of what. If you follow Christ, if you believe in Christ, if you trust the Lord, no? If you honor the Lord, honor your father and your mother. And, no? Which is the first commandment with a promise. Unang utos. So mga tatay, no, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. That's it. We need to raise them up in the instruction of the Lord. Mga bata, okay, alaga is nasasama natin sa church. And the best place to have a wonderful rest day is on the Lord's Day at the church. To start your week, no, a blessed week, because you start at the right day, right God. Amen? Okay, so muli, nais ko pong i-acknowledge yung ating mga tatay. Tayo po kayo muli, and I will pray for you. Mga nagkikisig ang mga ama. Madami na po mga tatay dito. Wow. Sige po, tayo pa yung manalangin. Father God, ikaw ang aming ama. Ang aming Diyos, Ama. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa wisdom na pinagkaloob mo, Lord, sa mga tatay na narito, maging sa nasa tahanan, Lord God, na bahagi ng JBCI family.
Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang iyong paggabay sa bawat isa na maitaguyod ang pamilya, pamilyang Kristiyano, pamilyang may pagkilala sa iyo at may takot sa iyo. Lord, dalayan ka, patuloy mo patatagin ang mga haligi ng tahanan. Lalong-lalong, Panginoon, sa iyong salita at sa pananampalataya na magsilbi, Panginoon, na matatag na haligi sa kanyang buong pamilya, na walang ibang kinatatayo nito kundi ang pundasyon ng salita mo, aming Panginoong Jesus. Tulungan mong bawat isa, Lord, na maibahagi sa buong pamilya, sa anak, maging sa asawa, Panginoon, ang salitang itong aming palaging naririnig at palaging pinakikinggan. Patatagin mo ang bawat isa sa pananampalataya hanggang sa iyong muling pagparito. May our children serve you, know you, and trust you. Salamat, Panginoon, at ang mga ama ng tahanan narito, Panginoon, sa JBCI family ay inilagay mo upang patuloy na makilala ka at itatag, lalo pang patatagin ang pamilyang tinatag mo. Nakatuwa namin. Patnubay mo, Panginoon, palatili mo ang kalakasan ng bawat amang tahanan. Ang leadership sa loob ng tahanan, Panginoon, ay iyong igawan, Panginoon, lalong-lalo na sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos at sa mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Papurihan ka, Panginoon, sa mga ama ng tahanan. Ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy Father's Day po ulit sa inyo lahat. So, mamaya po ibibigay ni Ate Christel yung aming munting regalo para sa mga tatay. Upo kayo uwi nang wala, no? Christel, huwag mo kalimutan. Amen. So, are you ready for the word? Ano oras ba? Oh, mic sila. So, ating po message, no? I believe we are on the series once again about the kingdom of heaven. From Luke, no, let's start by the verse, no, Luke chapter 11, verse 2. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Father, hallowed be your name, your kingdom come. Ganyan po ba kayong manalangin? Our Father in heaven, holy is your name, your kingdom come, your will be done. So I will take that three words there highlighted in yellow. Your kingdom come. Your kingdom come. It is a verse, a prayer that God's rule and reign would continually advance in people's hearts and lives until the day Jesus returns and brings the kingdom in perfect fullness. Thus, it also refers to the future consummation of the kingdom already realized in part by Jesus' coming. So, mga kapatid, your kingdom come. So, if you pray, pag kayo nalangin, sabihin nyo, mapasahamin ang kaharian mo. Kaharian ang mananatili, kundi ang kaharian ng Diyos. No other kingdom will reign, only the kingdom of God, the kingdom of heaven. For there is no king other than God himself, the King of kings, the Lord of lords, our sovereign king, and that king is your Father. So we Christians, tayo mga Christiano, we pray, Father! Wow! Diba? Tatay!
Ama, Father, address na niya. Father, holy is your name. Hallowed be your name. Then, your kingdom. Sabi ng Panginoon, this is how you pray. No? When you pray, say. Sabi niya dyan, no? And he said to them, tatanong kasi siya, paano kung matalaki? When you pray, say, eh, unang-una, Father, address God as your Father. Hallowed be your name. And the next is, your kingdom come. So, ano yung laman ng prayer na yun, your kingdom come, unless you really value that kingdom. No, na naunawa mo yung kingdom at pinahahalagahan mo yung kingdom. So you are so ano yun, blessed to pray, your kingdom come. It's not just, hindi lang basta word, no? No, kailangan, ay bahagi kasi ng prayer yun na tinuro sa amin nung elementary. Our Father, we pray, Lord, who are in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth. Kami sabi niyo ba? As it is in heaven, give us today our daily bread. Ganun lang po ba yung prayer? Ganun? So dito, no, I would like to talk to that point, no, your kingdom. Unless you really value that kingdom, na talagang ipag-pray mo yun, your kingdom come, bibigyan mo siya ng laman, bibigyan mo siya ng kahalagahan sa iyong panalangin. Umisan ang focus natin doon sa the Lord's Prayer is, give us today our daily bread. Pagkain, gaano. Tapos may natin sa forgive us our sin, kasama kasi yun. So I would like on that kingdom. Your prayer, your kingdom come, really has power if you truly understand what the kingdom of God or heaven is. Sabi sa Romans chapter 14, verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Sa English po, Romans chapter 14, 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. So, kaharian ng Diyos ay hindi lang pagkain at inumin, kundi righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Yan yung kingdom of God. Kaya po ang ating topic sa umagang ito is the kingdom of heaven. Last Sunday, kingdom of heaven. Ito part 2 tayo. Hindi ko alam po hanggang ilang part tayo aabot. Basta ito ay parte na kingdom of heaven. Kaya po huwag kayong absent. So dito, tatlo ang mga ating pag-uusapan. The hidden treasure, the pearl of great value, and the net. From Matthew chapter 13, verse 44 to 50. Babasahin ko po, kayo po ay makinig. Verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Verse 45, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Verse 47, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipo nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Verse 49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid. Verse 50,
at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy manalangin sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Panginoon sa pagkakataong makapakinig ang bawat isa ng iyong salita. Bless each and everyone that hears the word of God and let it grow in their hearts and mind, that they will grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ and you, our Father God, and have the joy of the Holy Spirit. Panupay mo, Panginoon, ang pagpapahayag na ito sa iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, unahin po natin yung the kingdom of heaven is like a hidden treasure. Sino pong mahilig dito sa treasure? Nakakukta na mo kayo ng treasure sa inyong bahay? It is, sino mahilig dito sa mga nakatago? It's like a hidden treasure. So, ang kaharian daw ng Diyos ay kagaya ng treasure na nakatago. Yung mga nakatago ba? Ayan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. So, yung isang tao, no, nasa bukid. Malamang siya ay nagtatrabaho sa bukid. Then, nahukay niya ang isang kayamanan. Lumahukay ito ang tinabunan niya. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Ganon din po ba ang gagawin niyo pag nakakita kayo ng treasure? Hindi na. Dalim ko na yung treasure, pastor. Surable na yun eh. Mamay, pagbalik ko, wala na. Mga Pilipino kasi tayo, may gusto natin yung sure agad eh. Pero ito ay mga kaisipan kasi baka marami pa doon. Ano pong ginawa niya? Binili yung bukid. Wow. Malamang marami pang treasure sa bukid. So still, the theme is the kingdom of heaven is like. No? Katulad, parang ganun. Katulad ng kayamanan, no? Nahungay ng isang tao, ang ginawa niya, tinabunan. At siya ay tuwa-tuwa. Ibinenta ang lahat ng ari-arian upang mabili ang bukid na iyon. So the man landed upon that hid treasure. So malamang siya ay naghuhukay. Nagbubungkal. Actually, hindi niya hinahanap yon. Kasi nahukay. Parang, ayaw ko sabihin aksidente, pero on the man's thinking, pwede natin isipin aksidente kung nakuha. But on the God's perspective, it is intended by God. Okay? So he was not looking for it, yet he found it. Nakita niya, hindi niya yun. Kaya natutuwa siya eh. Hindi naman sinabing, nakita ko. Tapos pag nakita mo, hinahanap niya talaga yun. I found of them that sought me not. Ang sabi ni Jesus, nakita siya, nakatagpo siya ng mga hindi siya hinahanap. So meron po mga tao, mga mananampalataya, eh actually hindi pa siya mananampalataya that time, no? Na hindi naman hinahanap ang Diyos, hindi hinahanap si Kristo, hindi naghahanap. Pero nakita, nakatagpo, sabi niya. I am found of them that sought me not. So ito parang ganun yung sitwasyon. But, nagtatrabaho lang ako. Then nakita ko yung treasure. So basically, that treasure represents that kingdom of heaven, no? Katulad ng kayamanang nakabaon. So yun yung pagkaharian ng Diyos ay nakabaon na nakita na hukay lamang, no? Ng isang maghukay o magsasaka, we can say. And to obtain the right to the treasure trove, the finder must buy the field. And to do this, he parts with all that he had. All that he had.
So do men act when they discover the riches of the gospel? So yung kaharian ng Diyos, yung mabuting balita is in that treasure, at dun sa kayamanan yun na nakabaon. Nakamilig pa kayo sa ganun. Wala naman akong intensyon no, na maging Kristiyano, na maging part ng church, o maging, that, you're there. Siguro wala pa tayo sa, wala sa ganun kagaya nito. Pinagbili-arihan. Pero, you're giving your everything to pursue this kingdom. And just like this, katulad lamang nitong tao na nakahukay, at tuwang-tuwang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyo. Tuwang-tuwa. Nasabi ng Romans 14:17, sapagkat ang pag-ari ng Diyos ay di tungkol sa pagkain o inumin. Ito'y tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na pinagkaloob ng Espiritu Santo. So the way that man, yung tao na tinrit niya, yung treasure na nahukay niya, he is willing to give everything for that treasure. Sabi ni Matthew Henry, that of the treasure hid in the field, many slight the gospel because they look only upon the surface of the field. Sa ibabaw lang. But all who search the scripture so as in them to find Christ and eternal life. So yung mas lalo pang nagbubungkal, mas lalo gusto alam mo yun, yung level ng paghahanap ng something that is valuable, may halaga. Hindi yun parang naglalakad ka lang, but you are digging and flowing. Hindi yun basta nakikinig, but you are, well, not just hearing, but listening. Mas inuunawa na parang kagaya nito, the way you treat the gospel, ang salita ng Diyos, is just like that hidden treasure. Hindi lang basta umaten at umupo, but you are listening, inuunawa mo yung salita ng Diyos, that kingdom of heaven. All who search the scripture so as in them to find Christ and eternal life. So ganon, just like the kingdom is like a hidden treasure. No, para ang bawat isa, no, na kung ikaw may nagagaya nito, na nakahukay, wala ka namang intensyon, hindi ka naman you are just searching, you are not seeking. But still, you found the treasure. And sell only what you have for that land. Hindi lang for that treasure, but doon sa buong lupain. And pangalawa, is like a pearl of great value. Alam niyo yung pearl? Perlas? Pearls na si Langa. Pearl. Hindi lang basta perlas, kundi may halaga, higit na halaga. In verse 45, ang kaharian ng langit ay katulad din, okay, ng isang negosyante. O dito binanggit naman negosyante. Sa English yata, merchant. Tama po ba? Na naghahanap ng mga mahahaling perlas. Tingnan naman yung sitwasyon nitong isa. Itong isa, talagang naghahanap siya ng perlas. Yung isa, nahukay. But this one, eh talaga naghahanap siya ng mamahaling perlas. He is seeking for a pearl of great value. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Hindi po niya nahukay yung perlas, ha? Kapag nakakuhukay ng perlas, ayaw ko kung saan nanggagaling ang perlas. Hindi mo sa lupa o sa puti. Sa shell.
At alam niyo ba kung paano nabubuo yung perlas sa loob ng shell? Sino nakakaalam? Nabubuo yung perla sa loob ng shell kapag nasaktan yung shell, yung sa loob ng shell. Let's say mayroong irritation o may tumusok o mayroong naka-hurt sa kanya. At dun sa sugat na yun, maglalabas siya parang liquid, upang takpan yung sugat. At doon mabubuo yung perlas. Ganda, no? Dahil nasaktan. Kaya kung mga nasasaktan dyan, may perlas ka. Siguro ito yung great value, talagang masakit. Kaya minsan, no? Ganun din man po mga kapatid sa pananampalataya. Nasasaktan tayo ng ating mga mahal sa buhay dahil sa persecution. But beside of that, you are gaining the pearl of great price, which is our Lord Jesus Christ. Si Jesus, no, nasaktan upang maproduce ang isang kagaya natin. Observe here that in the instance, the precious thing was not met with by accident. So, hindi po ito aksidente. Ito yung negosyante, ay talaga nagharap ng perlas, ng mamahaling perlas. At nung may makita siya, muwi, pinagbili ang lahat ng reyan upang bilhin yung perlas. So, mas mahalaga, lumalabas ito, mas mahalaga yon, mas pinahalagahan niya ngayon yung perlas kesa sa kanyang mga ari-arian. So, yung una is an ordinary man to whom the gospel comes when he is following his calling and by no means earnest after spiritual things. Yung isa, mapagbukay, pagbubungkal, nakakita ng treasure. Ito isa, bahay, naghahanap. So, maybe we can connect with that with the two different people. The one is, lala, pero makakita lang, medyo isang may talaga naghahanap. And then nakakita siya, oh, ito na, Jesus Victorious Church International. Meron, bagong buhay ko, dito na ako kabilang. Eh, ito yung gospel, ito yung si Jesus, nakilala ko ang Diyos. Ito ang isang naghahanap ng mga precious things. This man is a superior person, aware of value of jewels and seeking them as the business of his life. He discovered the gospel and rightly judges the kingdom of heaven. Eh, ito na yung kaharian. And to be the pearl of pearls and therefore sacrifice all things. Wow. Para doon sa kaharian ng Diyos. All things na meron siya. So parehas yun, yung the man who found a hidden treasure and this merchant o negosyante na naghahanap, seeking for precious pearl of great value. Lahat sila, binenta ang ari-arian to win that prize. And so in many cases, however our conversion takes place, we must give up all for Christ, not of compulsion, but willingly. Willing. Ito ba? Sinabi ba nung treasure doon sa nakahanap nito na umuwi ka at ibenta mo ang rin at bili mo na itong buong lupa? Hindi. Paano nakapag-decide? Yun. Nakita niya, no, ang Diyos pinakapahayagan, ito ang mas mahalaga. And on the same thing, dun sa negosyante, sinabi ba nung perlas, oh, mas maganda ako, bili mo na? Hindi. But, he knows, with a revelation, kapahayagan ng Diyos. Kaya mga kapatid, habang
Nakuha mo yung kapahayagan ng Diyos, ng kahalagahan, ng kaharian ng langit. It's so impossible na hindi mo i-give up anuman ang pinanghahawakan mo ngayon. For that. Ay, hindi ako, Lord, akin to. Mas gusto ko yung labada ko kaysa sa'yo. Labada na lang para... Ako nga po ngayon, naglalaba eh. Pag-uwi ko ng bahay ng linggo, gabi, lalaba pa ako. Si, baka meron pa kayo dyan, tumatanggap din ako. Mahirap talaga, pero... Ano yun, mga kapatid, you really value the gospel, value the word of God, the church, the ministry. We value, pinapahalaga natin ang bawat isang mga, kailangan ko na makita si kapatid. Ilang Sunday ko na hindi nakikita, atid na ako. Masarap kasama. Ang sarap makinig ang salita ng Diyos. It must be a pleasure to us to make sacrifices. Indeed, we must consider them to be no sacrifices as these two men, no, to dalawa tao to, who were eager and anxious to sell all their property to get the possession of the one treasure and that the pearl of great price. Ito ipinapaunawa sa atin yung kahalagahan, yung kaysa doon sa dati natin pinahahalagahan. Mahalaga po ba ang mga ari-arian? Yes. Pero lumatagpuan mo na ang higit na mas mahalaga, ano ang mas mahalaga sa iyo ngayon? Yun ang nais ipaunawa sa atin. Nasabi nga na pang, you cannot serve both God and money. That you can use money to serve God by sharing, but you cannot use God for money. Ginagamit yung Diyos para makita ng pera. Kaya kayo kayo mamaya magkalok. Makita nyo yung pinagpapalit para doon sa hit na mas mahalaga. Ay, karamihan pa ng Kristiyano na didisip, pinagpapalit yung higit na mas mahalaga kaysa sa pangsamantalang halaga. And then in the end, sabihin natin, ginawa natin ang lahat. Pero ang lahat-lahat ay ang para sa Diyos. The kingdom of heaven is more valuable than any other material things on earth. Matthew 7 verse 6, do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Kung titingnan natin yung kaibahan, yung kabaliktaran itong dalawang tao nito, no? Lalo na dito sa perlas na napakahalaga. Hindi ko ipagpapalit, pinaghirapan ko itong mga ari-arian ko para sa sino. Hindi mo talaga naunawaan gaano ka mas mahalaga ang kaharian ng Diyos kesa sa mga. Mas pinahalaga natin yung mga na-acquire natin. Pero hindi mo talaga na-acquire yun. There's only one God who give all of that to us. But in the end, mas pinahalagahan natin yung mga kaloob na material kesa sa Diyos na nagkakaloob at napagkakaloob. And the application side, example, Paul, Philippians 3 verse 7 to 8, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Sa Tagalog, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Dahil kay Kristo, for the sake of Christ,
on verse 8, indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Yung Matthew chapter 13 na isbahagi ng Panginoong Jesus, wala pa si Paul sa eksena. Na example na yung ganun. And then this, ito ngayon si Paul on the letter of Philippians. Katunayan, no? Ganun pala talaga ang tunay na nakatagpo ng kingdom of heaven. I count everything as loss because of the surpassing worth, halaga, of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things. For His sake, mga kapatid, I have suffered the loss of all things. Eh, yung dalawang tao, yung isang magsasaka, sabihin na natin, o maghuhukay. At yung isang na merchant, negosyante, ibinenta ang lahat ng ari-arian for the sake of the treasure and the pearl. And here, Paul suffered the loss of all things and count them as rubbish, basura. Basura lang pala sa kanya yung mga yan. Kaso mga Pilipino, mahilig sa basura. May pera sa basura. Pero kasi, in order, to, that I may gain Christ. Doon siya sa higit na mahalaga. Sa Tagalog, oo! Verse 8, no, Tagalog, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Nawa sa umagang ito, no? Mas lalong mabigyan natin ng kahalagahan ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit na higit na mas mahalaga kesa sa mga bagay dito sa mundo. Kaya mga kapatid, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, ano yung mountain? Mga hadlang sa iyong pagkilala sa Diyos. Mga hadlang upang makuha mo ang tunay na kayamanan. You can say to them, be thrown into the sea. Hindi ko sinabi magtapon tayo ng basura sa dagat, but what is thrown to the sea, you consider is as basura. Lalo na Pilipino, no? Hindi magtapon. Tapon nyo. Eh kaso yung mga Pilipino talaga, pati basura. Gano'n ba natin tinitingnan itong mga bagay dito sa mundo? Mas mahalaga pa ba ito? Si Paul, sabi niya, basura yan. At anumang basura, hindi makakarating ng langit. Kasi po, wala pong junk shop doon. Tunay na pagkain ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi junk food. Nakakala natin ang junk food ay masarap. Totoo naman, sinimedyo si junk food. Ako, kayo, tigilan nyo na yan, bigyan nyo sa akin. Diba? Masarap! Kagaya ng mga ari-arian, ang sarap! Ang nakaka-feed ng desire. Pero wala naman palang halaga. Be thrown into the sea. Basura, mga kapatid, ang tingin mo sa mga hadlang upang makilala mo ng lubos ang Panginoong Diyos. Kasi ito yung mahigit na mas mahalaga. Ayan po, sabi ni Paul, ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Sana all. Eh, minsan, kaunting pagbabahagi, kaunting pagsiserve, parang hirap na hirap pa. Buti na lang dito sa church, talaga masisipan. I believe. Sana. Masayahin ang mga tao. Hanggang pag-uwi ng bahay, masaya.
Tama po ba mga tatay? Kaya kung mamaya pag-uwi nyo, yung asawa nyo babae, pag nagano, sabi mo, Amen, Hallelujah. Narinig mo ba preaching ni Pastor? Kala ko, pinatayin ako ng mic, ah. Napaka ganda o nakakaluwalhati sa Diyos nung no, makita natin ang ating mga buhay, ating mga pamilya no, sa Panginoon. Going to church, pakikinig kay Pastor, kahit bagong gising si Pastor, every Monday, it's still friend. At may sipon pa si Pastor pag nagsishare sa Facebook. Hindi yun, hindi yung salitang na ibabaha. Hay nga. Ano ba yung basura para sa atin? At ano yung mas mahalaga para sa atin? Giving up everything to win eternal life. These two parables are meant to teach us that those who are really convinced of the importance of salvation will give up everything to win Christ and eternal life. Pagaya ni Matthew, alam mo si Matthew, isang tax collector, sabi ng Panginoon Jesus, come, follow me, iniwan niyo. And that would be you know, a calling. He considers everything a loss, si Paul, Philippians 3:8, for Christ's sake. And why? Because he is convinced that Christ will make amends for him for all he gives up. They see Christ an endless treasure, a precious pearl. To win Christ, he will make any sacrifice. This is true faith. This is the stamp of genuine work of the Holy Spirit. Sabi ni Matthew Hendricks, kanyang komentaryo dito sa The Pearl of Great Price. Jesus Christ is a pearl of great price. In having Him, we have enough to make us happy here and forever. A man may buy gold too dear, but not this pearl of great price. When the convinced sinner sees Christ as the gracious Savior, all things else become worthless to his thoughts. Ang lahat ng bagay ay wala nang halaga sa kanyang isipan kapag ang isang makasalanan nakita si Kristo na kanyang gracious Savior. You will share, you will give, you will partake, you will take part. You will listen. It's a total a different person. Isn't it that a what we call repentance? Pagbabago ng isip, yung dati mong pinahahalagahan na hindi na mahalaga sa iyo kasi ito na ang mas mahalaga sa iyo, si Kristo. Kung ang ibang tao, mga hindi Kristiyano, walang pagkilala sa Diyos, hindi pinahalagahan ang Sunday para sa kanila is not the church. Pero sa atin, first thing first, it is the Lord's Day. Hindi ko sinabi perfect attendance kayo mga kapatid, pero huwag nyo naman perfect absent. No? Hindi dito gusto perfect attendance. So, yung perfect absent. Perfect absent. Ano talaga? Perfect, pasto. Kaya lang, absent. Tapos sasabihin, pasto, natin talaga yan sa buhay ko. Absent ka kasi naituro ko na eh. Buong kingdom of heaven, wala na pakinggan. Maka part-time to. Pero kapag ka movie ni kung sino mang ano dyan, lahat na season o episode,
perfect. Huwag kay Kristo. Kalimutan kong episode ni Pastor yun ah. So, dito, ilang season daw, ilang episode na nakompleto nyo. Ako nga, yung isang, ano lang, naantok na ako. Isang movie, tinatapos ko na isang linggo eh. Tapos pag nasa church, dalawa matapos na Pastor. Pag nasa sinihan, tapos na. Ano malaga? Eh, eto partida, ha? Yung sinihan, may bayan. Yung church, wala. Kahit sinopening lang, di ba kayo pinipili? Magkano sini ngayon? Tagal ko hindi nagsisini eh. Magkano po ang sini ngayon? Sorry sa mga nagsini, hindi ko po kayo pinakikinggan. Eh, pinapaunawa ko lang po yung gano'n. No, magkano ngayon? 500? 500? Mahal na rin, ha? Kano dati? 50? Tanda ako na, hindi, wala. So, probinsya pa yan tayo dito sa ano, sa MOA. Tagal na rin. Bago pa mag-pandemic, hindi na ako kanood ng sini. Anyway. Basta yun, no? Na-perfect mo na lahat ng palabas, lahat ng sini mo, pang sini mo 1 to sini mo 10. Tapos Kingdom of Heaven, part 1 to part 10, wala. Tapos ba tayo? Wala, mayroon pa. Okay ba, Stroid? Okay lang? Naintindihan niyo po ba? Ngayong kahalagahan? Okay. Last one. Like a net. Ito naman, kakaiba. Kingdom of Heaven, parang lambat. No? Parang nangyari yun. Ang layo naman yun sa treasure. Ang layo naman yun sa perlas. Ngayon parang lambat. Okay, makita natin ang difference. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang na upo ang mga tao habang tinitipon nila sa sidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. So yun, parang lambat na inihagis, nung mapuno, hinila at hiniwalay yung mabubuting isda at itinatapon ang mga isdang hindi mapapakinabangan. The net casting is a success for the net gathers and is full. Yet the success may not be so great as it seems, for the contents of the net are varied. It gathered of every kind. So hindi porque napuno yung net, eh yun na yung success. But yung pag-gather, pag-iwalay, pag-divide, pagbabahagi between mabuting isda at saka hindi mabuting isda, hindi mapapakinabangan. So long as it is in the water, it contains bad and good. Habang ito'y nasa tubig, no, nasa dagat, ang nandiyan ay sari-saring isda, mabuti at masama. Doon lang. It cannot be otherwise. And it would be idle to set about sorting the thing which is in the passes while yet in the sea. Hindi mo mahihiwalay ang mabuti isda sa isdang hindi mapapakinabangan habang ito'y nandun sa dagat. Sinong manging isdang magaling na napipili niya ang papasok sa kanyang lambat? Sino? Mga pastor. Ah, wala ko ng pastor dito. Wala. Eh, duka. Huwag kang papasok dyan. Saan ang nangyayari ang pagpaparte kapag na-harvest na? Parang walang pinagkaiba doon sa parable of the wheat and the weeds and the wheat. Kaya yung una, gusto ng bulot ng mga manggagawa, yung mga damo, kaso sabi ng Panginoon, huwag, kasi baka madamay din yung trigo. Kapipili mo rin naman ang papasok ng isda doon sa lambat mo, wala kang mahuhuli. Tama po ba?
Hindi po ako mangingis na, pero posible. Ay, sino po dito pagka, ano yun, may sinasala kayo, ano, hindi mo lang pipilit. Pagka nakuha mo na, saka mo makapilit. Amen. Hindi po yung parang pagkain ay hinahin sa iyo, hiniwalay mo yung gulay. Pero nandiyan na, nakahain sa'yo. Maliwanag po ba? Hindi mo bibili. Until it is full, puno na. Sabi ni Lord, puno na, ilahin mo na. Ang next na kagawin, iniwalay mo na yung mabuti sa hindi mapapakinabangan. Sana nandun ako sa mapapakinabangan. Baka mapunta ako sa basurahan. Ang kakain sa akin isda. Eh, pusa. Isda tuloy. Isda kalala. On the shore will be the place of separation. The worthless, useless, and corrupt will be cast away even though they were once in the net. Kasama sa net. Magkakasama tayo sa dagat. Andiyan na yung lambat, ang kaharian ng Diyos, inihagis sa dagat. Ang word of God is being preached to the world na pinaghahaluan ng masama at mabuti. Hindi po yung mabuting gawa, kundi talaga po may masamang nakalagay dito sa mundo. At yung mga mabuti, ito yung mga pinili ng Diyos. At ito yung mga talagang sa Kanya. Ano natin malalaman? Ay, hindi ko alam. Antayin natin yung harvest. No? Halo-halo doon. Maging sa net, magkakasama. Sabihin natin church yung net. Kasama. Sana wala na halo dito. Upuan lang. But the truly precious will be taken from the net and presented to the Lord. Ito na po. Di ba, alam mo ba yung mga sinuunang panahon? Ang ibinibigay sa hari, ang inihahandog sa hari, buha, isa akong negosyante o isa akong magsasaka, ako may-ari ng isang farm, pipiliin ko yung ihahandog ko sa hari. Kasi pag hindi na gustuhan, ihari ako. Ihari ka ng hari. Hindi mo pwede sabihin democratic. No. Kingdom, the king is the king. The king has the word. Mahirap pag democratic. Democratic. We must now stand and fish, casting the net and waiting for a haul. Not till the end shall we sit down and sort out our takings. Many are trying to do the last thing first. Marami. Marami mga lingkod o manggagawa ng Panginoon. Ang inuuna ay pinipili sa dagat pa lang. Wala pa sa harvest. Hirap pa yan, no? Consider the isda ang hindi mapapakinabangan, just like the weeds, na halos kamukha-kamukha ng wheat but of no value. Isda pa rin naman. Yun nga na, hindi mo makakilabang. Siguro isda ang isang mata. Isda, mga kapatid, in the last days, in the harvest, there is a partitioning between a good fish or a wheat and a bad fish or a wheat. And the true nature of the church, the parable of the net let down into the lake, has some points in common with the weeds. It is intended to instruct us on the true nature of the visible church of Christ. The preaching of the gospel was letting down of a large net into the middle of the lake of this world, and the professing church which it was to gather together was to be a mixed body between good fish and bad fish, between good, the sun, of God, the children of God, and the children of the devil. Within the folds of the net, there were to be fish of every kind, both good and bad.
Within the pale of the church, there were to be Christians of various sorts, unconverted as well as converted, false as well as true. Meron totoo, meron din hindi. Kaya prayer po natin, sana po dito sa church ay puro totoo. The separation of good and bad is sure to come at last, but not before the end of the world. Finally, let be a settled principle with us never to be satisfied with mere outward church membership. We may be inside the net and yet not be in Christ. Bahagi tayo ng church, pero wala pa na talaga tayo pa kay Kristo. Amen. Kaya po, napakalaga mo, nawa natin ang kahalagahan ng kingdom of heaven. Just like a treasure, just like a pearl of great price. Matthew chapter 13 verse 49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mahanghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. The separation between the wicked and the just, we are justified in Christ Jesus. Kaya ang pananampalataya kay Kristo, ang pagtitiwala kay Kristo, ang pagkilala sa Diyos, you are justified. Kaya let us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Matthew 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor. Hindi poor na wala kang pera, but poor in the spirit. Hindi mapagmataas. Hindi mapag... Diba? Walang anumang maipinagmamalaki. Walang anumang pinaghahawakan. But you are poor in the spirit. Ay yung naunawaan mo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay walang halaga sa mundong ito, kundi dahil kay Kristo na siyang niligtas tayo, ang Diyos na tumawag sa atin, ibinilang tayo sa kanyang pamilya. At ang salita ng Diyos sa iyong buhay ay buhay. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew 5 verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness sake. Mapinagpala yung mga na-persecute dahil sa pagiging matuwid, dahil sa katuwiran, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kasi pinahalap yung value, no? For theirs is the kingdom of heaven. Matthew 4:17. Sabi ni Jesus, from that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magbago na kayo ng kayong kaisipan. Ano na ba yung pinahahalagahan mo? Yung pinahalagahan mo dati, baguhin mo na yan. Ito na ang paghahari ng Diyos. Ito na ang kaharian ng Diyos. Is at hand. Hindi po paparating, kundi nandyan na. Kasi yung King, Jesus Christ, ay nandyan na. Sa Tagalog, magmula daw ay nangaral si Jesus. Ano ba yung pinapangaral niya? The same word we are preaching to you. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating. Sa Tagalog, malapit nang dumating. Sa English, is at hand. Andito na, mahahawakan mo na. Anong gagawin mo? Ayan na pala, ahawakan. Ang kaharian ng langit. And Matthew 4:17, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Just like the fish, the good and the bad. Pare-pares na sinasabi. Ano ba sabi ng fish? Diba? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Lahat ng isda pumasok sa net, tinatawag yung manging isda. But the one who does the will of God or the will of my Father who is in heaven. Sino daw po ang papasok? Those who does or who do the will
of my Father who is in heaven. Sa Tagalog, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga, your kingdom come, your will be done. Magkasunod. Hinaunawa mo your kingdom come, and then mas lalo kang lalago na maunawa mo o magsubmit ka sa kalooban ng Diyos. And your prayer, this is how you pray. Father, una, maunawa, makilala mo ang Diyos bilang iyong Ama. Hallowed be your name, your kingdom come. Ang kaharian mo, Ama, ang iyong pinahahalagahan, and your will be done. You are submitting your will to His will. Kundi ang mga sumusunod sa kalooban, the will of God. Hindi po will gulong, kundi kalooban ng Diyos. At buhay po natin ay hindi parang gulong ng buhay. Ang buhay natin ay sa Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na tayo ay dumanas ng mga trial, we count it as joy. Tama po ba? Na-intindihan mo ba yung devotion natin? No? Sabagkat dito tayo ay patatatagin. Huwag kang mainggit sa iyong kapwa, kapananampalataya o yung kapwa-tao. Bakit? Kasi ayun ang kalooban ng Diyos para sa iyo upang ikaw ay may matutunan at lalong lumago. Huwag mong kaingitan ang meron sila dahil nasa iyo ang higit na mahalaga. Kaya sa Kristiyano din naingit? Kasi nasa iyo na si Kristo. Sila ang maingit sa akin. May Jesus Christ ako. May church ako. May JBC. Ay ako hindi aircon pero malamig. No? May pastor ako, kayo wala. Yung pastor ko, di ba na kayo dyan? Natuwi niyo kahalagahan ng bawat may salitaan ng Diyos na ipahahayag sa amin. Minsan nasasaktan ako, pero alam ko, para yung sa ikalalago ko, eh, may bula. Kung nasasaktan po kayo sa sinasabi ko, takpan niyo po yung tenga, pero huwag yung takpan ng iyong puso. Dahil pag tinapon mo yung tenga, lalaksan ko lang ang boses ko. Amen. Alam natin lahat, mahal tayo ng Diyos. Kagaya ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, minsan sinasaktan para maitugin. It's called discipline. Amen. Lastly, ito, the hidden treasure, yung tao doon, he is searching. And the pearl of great value, he is seeking. And the net, those, no, yung nagkasanit, they are serving. So there, para sa akin, there are tatlong uri ng ginagawa ang tao. Yung isa, mayroon, wala lang, just searching, wala akong pake, church, wala. Pero sa kanyang buhay, na sa araw-araw niya ginagawa, he found the treasure. Nakatagpo niya ang kaharian ng Diyos. Nakatagpo niya ang kaharian ng langit. Nakatagpo niya ang salita ng Diyos. At yung isa naman na talaga nagsisik, nakatagpuan din. And ito naman na nagsiserve, ay talaga nagpart sa harvest. So, hindi mo sabihin na dapat you are seeking. Ito, sa kabila, sa kabuuan ng lahat ng to, hindi yung mga ito ang dapat maitaas, kundi ang kalooban ng Diyos, dahil kalooban ng Diyos na matagpuan nila ang dapat nilang matagpuan. Kaya mga kapatid, natagpuan nyo ang salitaan ng Diyos, ang paghahari ni Kristo, ang pananampalataya kay Kristo, hindi ayon sa iyong sariling kalooban, kundi kalooban ng Diyos. Kagaya ko na ulit, inuulit ko ang isang bata na hindi niya kalooban na siya ipanganak, ganun din na ikaw ay muling ipanganak, you must be born again. Not according to the flesh, but to the will of God. You are born of God. Natagpuan nila lahat yan.
whether you are searching, seeking, or serving, the kingdom of heaven matatagpuan. Kasi, hindi na nga hidden. Hindi. Is at hand. In the Old Testament, it is hidden, the shadow. But Jesus comes. He said, the kingdom of heaven is at hand. And ito na, naririnig po natin mga kapatid, from the land of Israel down to the ends of the earth, the gospel is being preached and is heard. And those na nakapakinig ay talaga naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. The hidden treasure and his searching, ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bili ng bukid. And the pearl of great value, he's seeking na makita niya, buwi siya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, binili ang perlas na yon. To seek, mga kapatid, to seek means to go and look for and try to find. But to search means to look for something. Yung kaibahan ng dalawa. But parehas nilang nakatagpo. Dahil kalooban ng Diyos. And the net, inihagis, nakahuli, that's represent a serving. Nang makulungan lambat, hinilito sa pampang na upo mga tao habang tinitipon nila sa sidla ng mabuti isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapakinabang. SSS, so searching, seeking, serving. Kasang ka? Are you searching? Or are you seeking? Or are you serving? Masakali ikaw man ay nagsasearch at matagpuan mo, may you do the same as the flow man, yung magsasaka na ginawa. If you are seeking, may ikaw man ay nagsasaliksik, talaga naghahanap ka, nawa kumatagpuan mo man ang kaharian ng Diyos, gayahin mo rin nawa ang kanyang ginawa. Mas pahalagahan mo ang iyong nakatagpo. And if you are serving, keep serving. Don't try to divide or part, ipag-partition mo na o iwalay mo na ang masasama at mabubuti. Wait for the harvest. Keep serving. Amen. Keep serving. Huwag mong gawin ang hindi ipinagagawa sa iyo. Ano pinagagawa? You should to preach. You are to share. You are to influence with the word of God in your life. No? Amen. Nawa ay naunawaan niyo po ang mensahe sa umagang ito. Nawa ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Ama, naway matagpuan nyo ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit sa pakikinig ng kanyang salita. Tumayo po tayong lahat. Taas po natin ating mga kamay. I hope you've been blessed by today's message. Sa ating pagtatapos, number 6:24-26, this is how, sabi ni God, so high priest is how you bless your people. The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you. The Lord makes his face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. And the Lord lift up his countenance upon you with divine approval and gives you peace, a strong in heart and life. Be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen and amen. To God be the glory. God bless you, church. See you next Sunday. Happy Father's Day ulit. Sige po, tayo po yung umikot. Tayo po yung pagbatihan. Especially to our fathers, yung mga dads natin nandito at online, batiin po natin sila ng Happy Father's Day, okay?
So kindly stay and as we watch the AVP. Walang sound dito.